Oh. Irate. Sa cellphone video na ito nakuha sa Masbate, makikita ang isang isako na iniwan sa loob ng isang sementeryo. Abeya! Irate? Abeya, mamatay na! Ang nakabibigla, ang sako may lamang umiiyak na sanggol. Sa isang manuka naman sa Dasmariña City, Cavite, nakahiga sa lupa at walang kahit anumang damit ang sanggol na ito nang makita ng isang residente. Bali dito po namin nakuha yung bata, nandito yung ulo niya malapit sa dito sa hollow blocks na ito. Tapos nandito yung umbilical cord kasama yung tuwalya. Ano ang nangyari sa mga sanggol? Sakuha naman ng closed circuit television o CCTV camera sa barangay 478 Sampaloc, Maynila. Nakuha ng video ang isang babaeng nakaitim na palingalinga sa lugar. Ilang sandali pa, umupo siya sa tabi ng isang kanal o imbornal at biglang isinisiksik sa butas ang isang plastic na tila may kadudadudang laman. Sa lugar na ito, nakuha ng CCTV video ang babae. Ito yung imbornal kung saan niya pilit na isinisiksik yung dala ng sanggol. Sa kabila ng pagkakaroon ng batas, bakit patuloy na nangyayari ang mga kaso ng child abandonment sa bansa? Paano ito dapat tugunan? Paano kung isang araw biglang may dumating na punerarya sa iyong bahay para sunduin ang iyong bangkay? Pero buhay na buhay ka pa. Kukunin daw nila po yung bangkay ko. Yun ang sinabi. Ganito ang naging nakapangingilabot na karanasan ni na Amanda at Christine. Hindi nila mga tunay na pangalan. Sabi ko, kuya, imposible kasi buhay na buhay po ako. Ang may pakanaraw ng pagpapadala ng funeral service, mga online lending application o OLA na inutangan nila. Parang nainganyo po ako, parang ang bilis ng pera. Sukdulang pananakot at pamamahiya naman ang inabot ng isa pang nangutang sa OLA. Wala akong pambayad ngayon eh. Ganon, ipapakalat ko na lang tong selfie mo ah, pati tong valid ID mo. Mo talaga, hindi ka magbabayad ng utang mo? Grabe yung depression, grabe yung stress. Yung iisip ko na lang magpakamatay. Tayo! 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 Sana pa ng computer! Tayo! Ang galing ng computer! Tayo! Tayo! Bagamat responsibilidad ang pagbabayad ng utang, ano nga ba ang tama, legal at makatao na paraan ng paniningil? Alas 5 ng umaga noong May 31, nakuna ng CCTV ng barangay 478 Zone 47 dito sa Maynila ang isang babae na palingalinga, hindi mapakali at palakad-lakad. Nakakagimbal ang sunod niyang gagawin. Sa CCTV footage na ito, makikita ang pag-upo ng babae sa ibabaw ng butas ng isang kanal. Inilabas nito ang isang plastic na tila may laman. Pilit na ipinasok ng babae ang plastic sa loob ng kanal. May ilang pagkakataon pa na sinipa niya ito papasok sa butas. Hindi agad ubalis sa lugar ang babae at tila nagmasid pa kung may makakita sa itinapon niyang plastic. Pagkalipas ng halos 5 minuto, umalis na rin ang babae. Ang plastic na iwan sa butas ng kanal. Bandang 6:30 ng umaga, dumating naman ang mag-asawang vendor na nakapwesto malapit sa butas ng kanal. Makikita rin sa video ang street sweeper ng barangay na nagwawalis sa lugar. Dito na nila napansin ang mabahong amoy na nanggagaling sa plastic na iniwan ng babae. Sabi nung tanggawalis namin, ano ba yung mabaho dyan? Yung patinapon. Tinignan ko nga mabaho. Patay na hayop ang una nilang hinala sa laman ng plastic.
Sinungkit mo? Oo. Sa amin. Nakasiksik na siya to. Hindi ko maabot. Oo. Eh, ngayon din ako. Nung napunit ko siya, nakita ko, makinis. Parang kung aso po sa to, may balahibo ka po. At nang kunin at buklatin ng plastic, laking gulat ng mga nandon dahil walang buhay na sanggol pala ang laman nito. Sa lugar na ito, nakuna ng CCTV video ang babae. Ito yung imbornal kung saan niya pilit na isinisiksik yung dala ng sanggol. Pero may kasikipan yung ilalim kaya hindi tuluyang lumusot at bumagsak pa ibaba ang bata. Kalunos-lunos daw ang itsura ng sanggol nang makita nila. O nung binuksan mo, anong napansin mo dyan sa bata? Ano yung kulay niya? Kulay verde na yung bata eh. At tapos mabaho na siya. Nung dumating na yung mga kumuha dun sa bata, nung binuksan yung nilabas na nila, ayun nakita ko talagang may ano pa siya yung pusot. Tapos may malaki pa dun sa dulo. Tapos yung nilagay nila dito, nangitim na yung kalahati ng katawan, nangitim na siya. Pero yung kalahati pa, kulay verde. O bilang isang ina nung nakita mo yun? Talaga namang ano, na naiyak po kami dito, nag-iyakan po kaming lahat kasi nga, siyempre po, nanay. Kahit hindi namin kaano-ano yun, baby yun eh. Ewan ko po bakit may mga magulang na ganun. Pwede naman nilang itawag sa barangay. Humingi sila ng tulong. Ang babaeng nakita sa CCTV na nagtapo ng bangkay, hindi raw residente ng barangay 478. Kagawad, yun po bang nakita nyo sa CCTV nung tiningnan nyo yung mukha, kilos ng babae? Taga rito po ba yun? Familiar po ba siya? Hindi namin kilala yung babae. Usually yung mga taga dito kasi, alos na lahat naman kilala namin. Pero yun, bago lang sa paningin namin eh. So, sabi, hindi taga dito. Sinubukan nyo po bang tuntunin kung saan siya? Nag-backtrack po ba kayo ng mga CCTV footage? Ano na dito yung mga police, sila na yung nag-backtrack. Pero sabi nila, i-update na lang kami, sila chairman, kung ano nang nangyari. Pero so far, wala pa namang wala pang update. Patuloy pa rin daw ang pag-iimbestiga ng kapulisan para malaman ang pagkakakilala ng babae. Hindi lang sa Maynila nangyayari ang mga ganitong insidente. Sa Malolos, Bulacan, nahagip din ng CCTV camera ang pagdaan ng isang lalaking may bit-bit na sanggol. Maya-maya pa, ang sanggol natagpuan ng isang driver sa loob ng kanyang tricycle. Ano ba yan? Wala naman pong awa yung nag-iwan nito dito sa tricycle ng tatay ko. Nung araw po kasi na yun, yung father ko, nagpunta po siya dito na gagawa ng electric fan. Tapos eh din, nung pinarada po niya yung tricycle niya dahil bumili po siya ng piyesa. And maya-maya, sumisigaw. Sabi ko, natakot ako, baka ako nadapa o napaano. Tapos sabi niya, bakit baka ako? Sabi niya, may bata daw dun sa tricycle. Natakot ako, may sanggol daw. At least, baka mapansin doon yung galing. Laking gulat nga nila nang makita ang isang sanggol na lalaki. Dito po sa lugar na to, nakapark yung tricycle ng father ko nang makita namin yung bata. Natutulog siya, kaya akala ko naman, patay na kaya ganyan. Tapos nung uminat, tapos nakita ko marami siyang gamit. Tapos sa atang bagong panganak pa lang yung bata kasi mayroon pang may klamas pa yung pusod niya. Tapos nakita mo dun sa ulo niya talagang halatang bagong panganak pa lang. Yung nag-iwan po, hindi nyo kakilala? Hindi po. Pero lalaki po yung nag-iwan sa kanya, naka full face mask kasi siya, tapos naka jacket siya, naka shorts, naka sando. Agad naman nilang sinurrender sa City Social Welfare and Development Office ng Malolos City ang sanggol. Nung dinala siya dito sa aming opisina, masasabi ko na siya isang well baby. Pero after which, para masigurado, siya ay dinala namin sa BMC or sa Bulacan Medical Center para masigurado yung kalusugan ng bata. At na-declare naman na well baby siya. Pinanganak siya a day or 3 days, ang sabi from the health expert, 1 to 3 days sa pagkakadala dito sa aming opisina. Hindi pa rin alam ang pagkakakilalan ng lalaking marikarga ng sanggol. Wala. Walang nakuwang identity from the parent, maliban sa isang CCTV dun sa barangay din. Pero other than that, walang identity na nakuha.
inabando na rin ang isang sanggol sa isang manukan sa Dasmariña City, Cavite nito lang nakaraang linggo. Magpapakain sana ng manok ang may-ari ng lugar nang marinig niya ang iyak ng sanggol. Agad nila itong nilapitan at sinagip. Bali, dito po namin nakuha yung bata. Nandito yung ulo niya, malapit sa dito sa hollow blocks na to. Tapos yung puso, tapos nandito yung umbilical cord, kasama yung tuwalya. Tapos dito, makikita nyo, may mga marka pa siya ng dugo. Natingin namin, dito talaga siya nanganak, na humawak pa talaga siya dito. Tapos yun, kaya lang din namin, sabi nga namin, huwag nyo munang, kunan muna namin ang picture, kasi akala nung una patay. Kasi hindi na siya umiiyak noon eh, nung nakuha siya. Tapos nung umiyak na, ako na yung dumampot pagkakuha namin ang picture kasi para lang may ebidensya na wala kaming ginalaw muna bago namin siya kinuha. Agad ding tumugon ang barangay para mailigtas ang bata. Dahil mga 5:30 to 6 a.m. na siya ang unang responder na nagpunta dito at ipinagbigay alam po sa amin. At agad-agad, pinapunta ko po yung aking Bausi officer para po tingnan. Kinuha namin and then inireport namin sa CSWD, sa CHO1, para naman po mabigay ng medical attention kasi may umbilical. Ligtas na ang sanggol at kasalukuyang nasa isang shelter. So sa pangyayaring yun, nag-conduct tayo ng team dyan, nag-create tayo ng team para sa mag-follow up at backtracking nga ng CCTV para ma-identify kung sino yun man tao na maaaring nag-abandon dun sa bata. At dun niya sa tulong din ng mga barangay official at DSWD. So napalagay naman sa maayos at na kondisyon at ligtas naman sa pamamagitan nitong bata na to. So sa mga ganyang kaso, pwedeng makaharapin ng pag-abandon sa child, yung pagkakait ng kanyang pagmamahal at pagkalinga at protection sa kanumang doon sa kalagayan ng bata. Dito lamang nakaraang linggo, sa sementeryo sa Masbate naman natagpuan ang isang babaeng sanggol. Ang sanggol, nakasilid pa sa sako. Hindi guys, ko alam mo guys. Ligtas naman daw ang sanggol at kasalukuyang nasa pangangalaga ng isang shelter. Guys, dali namin sa hospital guys, yung bata guys. Labag sa batas ang pag-abandona ng mga magulang o guardian sa kanilang mga anak. Ayon sa Article 276 ng Revised Penal Code, krimen ang pag-abandona sa mga batang edad 7 pababa. Sa kabila ng pagkakaroon ng batas, patuloy pa rin nangyayari ang child abandonment sa bansa. Sa datos ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, umabot na sa 1,999 ang bilang ng inabandonang bata sa bansa mula 2016 hanggang 2021. Ang problema ng pag-abandon ay very complex. Hindi natin pwedeng i-judge kung sino man yung nag-abandon. Baka maaaring may multi-burden na problema rin siya. Kaya may tanggapan ng CSWDO para matulungan namin sila to intervene ba at saka on their behalf kung ano man yung pangailangan nila, kung problema on financial or emotional or spiritual aspect of their well-being, baka makakatulong ang CSWDO. Walang datos kung ilan ang naparusahan sa mga nag-abandona ng anak. At dahil sa pagdami ng mga kaso, nitong nakarang taon, inihain sa Senado ang Senate Bill number 1584 o Newborn Infant Safe Haven Act of 2022. Nakasaad dito na kadalasang dahilan ng child abandonment ang kahirapan at ang psychological incapacity ng mga magulang. Layunin ng batas na bigyan ng opsyon ang mga magulang, lalo na ang mga ina na iwan sa mga otorisadong child caring agency ang kanilang mga anak kung saan sila mas maaalagaan. Sa pamamagitan daw nito, maiiwasan ang pag-iwan sa mga sanggol sa kalsada, imbornal, at iba pang hindi ligtas na lugar. Nakabinbin ang panukala sa ngayon. Maraming ibang pwedeng gawin para hindi umabot sa pag-iwan sa kung saan-saan. If everything else fails at wala na talagang maisip yung parent kung anong gagawin nila sa bata, maaari nilang isurrender sa aming tanggapan para naman ma-provide talaga yung maayos na pagta-transfer sa kanila sa isang ampunan or mabigyan sila ng mas better family para sa kanila. Malinaw na krimen ang pag-abandona sa mga sanggol o mga minor de edad. Sa mga panahong walang kakayahang alagaan ng mga magulang ang anak,
responsibilidad naman ng Estado na sila ay protektahan at alagaan. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook. Marso nitong taon, laking gulat ni Christine, hindi niya tunay na pangalan, nang may dumating na sasakyan ng punerarya sa kanilang bahay. Ang sabi nila is, kukunin daw nila po yung bangkay ko. Yun ang sinabi? Bangkay ko po. Susunduin yung bangkay mo? Ako. Tapos nung kinausap ko na po, nagmumura na, sabi niya, ikaw ba yan? PI ka? Magtaib ka ng utang kung magbayad ka, kundi di lang yan ang papadalang sa'yo. Kung susumahin, aabot sa mahigit 50,000 pesos ang utang ni Christine sa mga online lending application. Ginamit niya ito nang minsang maospital. Parang nainganyo po ako, parang ang bilis ng pera. Tapos may pangangailangan. Tinatapal na po, parang 7 days, tapos utang ako sa iba. Hanggang sa nagkaroon po ako ng 20 lending apps. Dahil sa dami ng inutangang online lending apps, hindi na raw matukoy ni Christine kung sino ang nasa likod ng pagpapadala ng funeral service sa kanyang address. Ang una ko pong ginawa, yung sa PNP Cybercrime po, nag-message po ako sa kanila, pero ang gusto po kasi nila is matukoy po kung sinong online lending app. Pero po dahil sa dami, hindi ko na po matukoy. Kung si Christine hindi matukoy kung aling ola ang nagbabanta sa kanyang buhay, isa pang online lending app user naman na itatago namin sa pangalang Amanda, alam kung aling ola ang paulit-ulit siyang tinatakot. Bago lang po ko sa naging trabaho ko, kinailangan ko po ng extra funds. Sa loan amount na 5,400 pesos, 3,000 pesos lang ang nakuha ni Amanda. Kailangan rin niyang bayaran ang 5,000 pesos at interest nito matapos ang 14 na araw. Pero hindi niya ito nagawa. Hindi ko po alam kung ano po ba iuunahin ko. Ito po bang due date o yung panggastos na muna sa bahay. So napag-desisyonan ko na kinabukasan ko na lang siya babayaran. Puro tawag na, iba-iba pong number. Dito na raw nagsimula ang isa sa pinakamalala niyang karanasan sa kamay ng online lending company. Tapos nakita ko po yung funeral na service. Tapos sabi nung kuya driver, meron po nag-request, papakuha daw po ng patay. Tapos pinakita niya po sa akin yung cellphone niya. Andun po yung pangalan ko, pati yung address. So parang ang lumalabas, ako po yung kukunin. Tapos sabi ko, kuya, imposible kasi buhay na buhay po ako. Tapos sabi ni kuya, eto ma'am, tumatawag. So inabot po sa akin ni kuya driver yung cellphone. Tapos kinausap ko. Hello, sino ba to? Oh, hindi pa kami nagpadala ng punerarya sa'yo, hindi ka sasagot. Ngayon sumagot ka na ng tawag. Sino ba kasi to? Bayad ka kasi ng utang mo. Sumagot ka sa mga text at tawag namin. Hindi maganda yung biro na yan ah, hindi maganda yung ginagawa niyong biro. DL Biro, sa susunod dalawa. Tatlong punerarya pa, papadala ko dyan sa'yo. Kuha mo. Dahil sa takot para sa seguridad niya at ng pamilya, nagpa siya si Amanda na magsampa ng reklamo sa Securities and Exchange Commission o SEC na nagre-regulate ng online lending companies. Nagbibigay sila ng mga death threat na isang araw bubulagta ka na lang dyan. Bubutasan namin yung ulo mo. Hinanap din namin ang ola na nananakot at nagbanta kay Amanda para kunan sila ng panig. Nakarehistro naman sa SEC itong lending company na nagpapadala ng mga sasakyan ng punerarya dun sa mga umutang sa kanila kung hindi nagbayad. So ito yung pupuntahan natin dahil dun sa app ng lending company ay nakalista naman yung kanilang address dito sa Makati. Ito yung pupuntahan natin ngayon. Hi! Si Maki Pulido po ako sa GMA7. Dito ba yung opisina nung... Dito, ma'am? Ah, dito! Ah, walang tao. Hindi na po sila nag-ooperate. Hindi na sila nag-ooperate? Simula kailan? Hindi ko po alam kung kailan. Pero hindi pa po siya move out. Ah, hindi pa move out. So, ibig sabihin, may opisina, walang tao?
Iba naman ang sinapit ng isang online lending app user na si Ana na hindi siya makabayad sa isang OLA. Ang ginawa ng mga kolektor, binulabog ang kanyang social media account at pinahiya siya sa kanyang mga kaibigan. Ano oras ka mag-settle ng payment mo, ma'am? Wala pa po akong pambayad. Baka pwede yung extension na lang muna. Ano mo lang pambayad? Uutang-utang ka, wala kang pambayad. Pwede ba yun? Gawin mo ng paraan yan. Wala akong pambayad ngayon eh. Ganon. Ipapakalat ko na lang tong selfie mo ha, pati tong valid ID mo. Mo talaga, hindi ka magbabayad ng utang mo? Ganito ang karaniwang laman ng mga tawag ng ilang online lending company kay Ana sa tuwing hindi siya nakakabayad ng kanyang utang na 5,000 pesos sa takdang oras. Pero ang pagmumura at paninigaw sa telepono, may mas lalala pa pala. May 16, yun yung araw ng due date ko. Nasa office ako, sinabi sa akin ng coworker ko na may gumawa ng GC kasama yung mga coworker ko na wala akong alam. Una, sinend is yung picture, ID ko. Tapos sabi niya, kung kilala niyo to, buong pangalan ko, middle name hanggang last name. Sabi niya magbayad siya ng utang. Ang dami niyang inutangan na company, hindi siya marunong magbayad. Utang is utang, bayaran mo yan. Which is totoo, bayaran natin. Pero kasi yung kahihiyang ginawa nila, hindi nababayaran yun eh. Grabe yung depression, grabe yung stress. Yung iniisip ko na lang magpakamatay. Pero iniisip ko kasi parang pera lang to, problema lang to. Kabilang sina Ana at Amanda sa libu-libong OLA users na nagsampana ng pormal na mga reklamo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang ibang mga complainant, nagre-resulta sa mga raid at pagpapasara ng ilang online lending companies. Ayon sa Securities and Exchange Commission at Philippine National Police, bagamat rehistrado ang mga kumpanya sa likod ng mga online lending app o OLA, hindi kailanman naayon sa batas ang panghaharas, pamamahiya at pagbabanta sa buhay. Ito ay isa ng criminal offense sa Financial Products and Services Consumer Protection Act. Itong mga reklamo na ating natatanggap, amin pong tinitignan, nagsasagawa tayo ng karampatang investigasyon. Sa listahan ng SEC, daan-daang online lending company ang nag-ooperate ngayon at marami sa kanila lagpas sa itinakda ng batas ang ipinapatong na interes. Sa isang memorandum, itinatalaga ang interes ng utang sa 15% kada buwan o 0.5% kada araw para sa mga loan na hindi hihigit ng 10,000 piso at hindi lalampas ng 4 na buwan. Tayo! 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 For the period covered noong January 1 to December 2022, meron tayong 204 cases at yan yung mga na-operate natin from January to May 2023, 175 cases. Yung mga challenges natin, kasi first is yung mga addresses nga nitong mga to na hindi ganong kadaling pasukin without the warrant. So yung mga nakaranas ng mga ganitong harassment, you come and visit our office so that we can work on it. Pag-aralan natin, i-surveillance natin para ultimately mapatigil natin tong company na nakaharas. Kapag gipit, sa patalim kumakapit. Pero paano kung ang mismong patalim na kinakapitan ang magiging mitsa ng malabangungot ng mga karahasan? Sa patuloy na pagtutok ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa online lending companies, sana ay mangibabaw ang batas at maningilang sila ng patas. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Jun Veneracion. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook. Wow.